Panginoon, tinatalaga po namin ang gawain ito, Diyos. Hindi ang nais namin, kundi ang kalooban mo. Hindi ang gusto namin, O Diyos, kundi ang nais mo, Lord, ang maipahayag. Dalain ko po, Diyos, magbigay ng pag-asa ang iyong mga salita. At dalain ko po, Diyos, magbigay ito ng kalakasan, katatagan, Panginoon, sa bawat makikinig at mananalig. Salamat po na marami at dalain ko ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at mangusap sa buhay ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Tunay nga, napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. So, isipin natin kung darating na ang panahon. Dos, sabi nga, nalalapit na yung inauguration ng bagong administration. How much more kung asusunod na inauguration ay ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. We are looking forward, no, for a bright future para sa ating bayan. Hindi tayo nagtitiwala lang sa tao, kundi naniniwala tayo sa kayang gawin ng Diyos sa leadership ng ating bagong president. Hallelujah. Kaya mga kapatid, samahan niyo kami sa pananalangin sa kanila. Samahan niyo po kami sa pagbabantay upang sila ay manatiling tapat sa Diyos at sa bayan. Hallelujah. Kaya sa usa to, sa ating pagwawakas kahapon, alalahanin natin, no, ito yung judgment, yung darating na paghatol ng ating Diyos. Ang sabi ng verse 7, ang matatapang ay napasasaklolo, ang mga subugong pangkapayapaan ay naghihinagpis. Mapanganib ang maglakbay sa lansangan, wala nang kasunduang pinahalagahan, wala na ring taong iginagalang. Ang tigang na lupa'y waring nagluluksa, ang kagubatan ng Libano'y parang dahon, nalalanta, naging ilang na ang magandang lupain ng Saron, gayon din ang Carmelo at Basan. Alam nyo, mga kapatid, para mas maintindihan natin ang larawan ng mga talatang ito, you can look at what is happening now in Ukraine. Hallelujah. Na yung sinasabi ng unang talata, yung mga matatapang, no, yung mga heroes, yung mga tagapagtanggol, ay nagpapasaklolo. So, kung maalala nyo, bago bumagsak ang Mariupol, isang bayan ng Ukraine sa Russian, yung mga tinatawag nating tagapagtanggol nito, na nagtago sila sa isang steel factory, no? Tumira sila for so many months sa ilalim ng mga bunkers, underground basement. Hindi nila nakikita ang liwanag ng araw. Kulang supply. At araw-araw ay merong napapahamak. No? Nakita nyo po yung takot. Nakita nyo doon na sabi nga natin yung dating magandang bayan ay wasak na. No? Nakakalungkot isipin sa kabila na ang mundong ito ay kinikilala ang karapatang pantao, still, walang magawa ang United Nations at ibang alyansa sa krimen na ginagawa ng mga Russian, na not only soldiers ang ng kalaban ang kanilang pinapatay, but even civilians are also being summarily executed. So, ang matatapang ay napasaklolo, ang mga sugong pangkapayapaan ay naghihinakbis. No one can stop Russia in destroying their country. Sabi nga, sa harap ng maraming bansa, even United States, nakikita nila ang paglusob at pagwasak at pagpatay ng Russia sa mga taga-Ukraine. Sabi nga dito, halos
Maraming trap ng mga sibilyan, mapanganib na maglakbay sa lansangan, wala nang kasundo ang pinapahalagahan. Alam niyo po, meron tayong tinatawag nating batas sa pakikidigma. Meron pong tinatawag nating protocol at the same time, no? Hindi dapat malagay sa panganib ang mga sibilyan. Even though there is an existing law or agreement among nations, ito po ay harap-harapan ngayon na hindi sinusunod ng invader na Russia. Hello. Kaya nga sabi nga natin, mga kapatid, who can, no, dispense justice to Ukraine people? Who can stop the Russians from invading? Who can stop war? Kapatid, isa lang ang sabi ng banal na kasulatan sa Salmo, that God can only stop war. Sa kanyang kapangyarihan, sabi nga, kaya niyang patigilin ang digmaan. And even the strength of this kingdom, He can totally wipe them out. So para tayong bumalik sa tinatawag nating panahon ng walang batas, ng walang tinatawag nating yung nagpapatupad ng katarungan sa mundong ito. Now we learn that United Nations has no power over its members. Kaya pagdating ng oras, kapag meron na namang bansa na nanakop ng kapwa bansa, then sabi nga natin, unti-unti makikita natin ang pagbabago. And let's pray that from wars there will be hope. No? Let's pray na hindi kumalat ang digmaang yan sa Asia. Sabi nga natin, wala namang kasama, hindi naman tayo kasama sa kaaway nila. But no, their allegiance, yung pagkakampi-kampi nila. Tandaan sana natin na ang ating bansa ay hindi kasama sa digmaan ng ikalawang digmaang pandaigdig. It is not our war. And yet, we were invaded by the Japanese. Hindi tayo ang kalaban nila. And yet, tayo ang nawasak. Tayo ang pinahirapan. So brothers and sisters, this is the world. Tandaan niyo po. Kaya sabi dito, ang tigang na lupa'y waring nagluluksa, ang kagubatan ng Libano'y parang dahong nalalanta, nagiging ilang na ang magandang lupain ng Saron, gayon din ang Carmelo at Basan. Ano ibig sabihin nito? Kahit ano pang gawin ninyo, pagdating ng digmaan, walang mayaman o makapangyarihang bansa ang makapipigil nito. At tunay nga, ang dating maganda ay makikita natin ang pagkawasak. Katulad na nangyari sa Ukraine, sa loob ng ilang buwan na paglusob ng Russian, tunay nga ang naipundar, ang naitayo nilang napakagandang bansa, ngayon ay halos deserted na at hindi na maaring tirahan ng tao. Hallelujah. But sabi nga natin kapatid, mangyayari at mangyayari ang mga bagay na yan, pero pag kumilos na ang Panginoon, not even Russia can stop God. When God dispenses justice, He can stop strong countries. No, kaya po ng Panginoon ibaksak ang mga makapangyariang bayan. Kaya niyang lupigin ang mga armas, ang teknolohiya na pinagmamalaki ng mga bansang ito. Hallelujah. Sabi nga ng Panginoon sa talatang Jis, kikilos ako ngayon, ang sabi ni Yahweh sa mga bansa, at ipakikita ko ang aking kapangyarihan. Ang hindi nagawa ng United Nations, ang hindi nagawa ng NATO, ang hindi nagawa ng anumang alyansa, iisang Diyos lamang ang makagagawa nito. Iisang Diyos lamang ang maaring magpatigil sa kakayahan ng mga malalakas sa bansa upang manakop at mangapi ng mga tao at karian. Walang kabuluhan
ang mga panukala nyo at ang mga gawa nyo ay walang halaga. Dahil sa matindi kong puot, tutupukin kayo ng aking espiritu. Madudurog kayong tulad ng mga batong sinunog para gawing apog at magiging abo na parang siit na sinigan. Hallelujah! Sa lahat ng lugar, ang ginawa ko ay ibabalita at kikilanlin ng lahat ang aking kapangyarihan. Hallelujah! Kaya kung naalala niyo po sa mga unang talata ng kabanatang ito, ang tinutukoy nila ay ang kapangyarihan ng Diyos na ginamit niya sa karian ng Assyria, na kung saan isang anghel ng Panginoon ang kumitil sa buhay ng daan-daang libong sundalo ng mga Assyrians. At dahil sa ginawa ng Panginoon, natakot ang Assyrians at sila'y umatras sa digmaan. At si Sennacherib na nagbabala na sasakupin niya ang Juda ay hindi na nakabalik sa Juda. No? Sabi nga natin, may mga di katulad na sinasabi nila, yung pangyayari sa Ukraine, aabutin pa ng taon. Aabutin pa ang ilang taon. Sabi nga ni President Zelensky, hundreds of people died. Sa mga soldiers pa lang, hundreds of them are dying every day. No? At pinipilit niyang humingi ng tulong at sanction, tulong, mga armas at yung tinatawag nating paghigpit, parusa sa Russian upang bumagsak ang ekonomiya ng Russia na nagpapatakbo ng digmaan nito. But kapatid, sabi nga natin, makikita natin dito, tanging ang Diyos lang ang may kapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Sino mga dapat matakot? Sabi dito, ang mga makasalanan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Siyon. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Sino makatatagal sa init niyon? I remember yung isang video sa Ukraine, doon sa pinagtataguan ng mga defenders ng Mariupol dati, na kung saan binabaksakan sila ng tinatawag nating thermobaric weapon, missiles. Ito ay double detonated, no? Unang-una, ito po ay sasabog bago dumating sa lupa. At pagkatapos, sisipsipin ito, kakalat ito sa paligid, no? Sisipsipin ito yung hangin, and then, ang pinakadelikado sa lahat ay yung ikalawang pagsabog. Lahat ng tamaan nito madudurog, and even the body of men will be totally, no, yung tinatawag nating matutunaw, hindi mo na makikita yung bangkay. This is how technology develop man's way of killing others, no? Ang sa loob ng ilang taon, hindi na natuto ang mga basang ito that weaponry and strength cannot preserve peace among nations. Arms are instruments to destroy, to kill lives. Hallelujah! At lahat ng gumagawa nito ay parurusahan ng ating Diyos. Walang makatatakas. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa pananalig sa ating Diyos. Sabi nga ng Isaiah 33, verses 15-16, sabayan niyo akong basahin ito, He that walk righteously and speak uprightly, he that despise the gain of oppressions, that shake his hands from holding of bribes, that stop his ears from hearing of blood, and shut his eyes from seeing evil, he shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him, his waters shall be sure. Ano ang ibig sabihin nito? Sila na gumagawa ng matuwid
sila na hindi nakikibahagi sa kasamaan at magpagawa ng kasamaan o pananakit sa iba. Sila na hindi nakikiayon sa mga gawang mali. No? Kapatid, ito ang makararanas ng tinatawag nating kapangyarihan, protection ng ating Diyos na buhay. Sa Tagalog, sabi dito, ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi niyo at ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para linlangin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao o sa gumagawa ng kalikuan. Ang sabi ng verse 16, sa gayon, magiging ligtas kayo parang nasa loob ng matibay na muog, hindi kayo mawawala ng pagkain at inumin. Sa tinatawag nating isang matatag na bayan, napakalaga ng kanyang location, napakalaga yung advantage, no? Yung tinatawag nating fortified wall na hindi kayang wasakin ng kaaway, no? Na sabi nga natin, isa pa sa pinakamalaga dito, yung tinatawag nating source of food in the times of war. Remember kung paano natin pinag-usapan kahapon ang ginawa ni Sennacherib after silang bigyan ng ginto ni Hezekiah. Tinuloy pa rin nila ang paglusob laban sa Juda at doon sila nagtipon-tipon sa very source ng water. Na kapag pinutol nila yung source ayon at hindi na makapasok sa Israel, so unti-unti manghihina at mamatay ang tao dahil sa gutom at uhaw. Ganun po yun. That is an SOP. Kahit ngayon, no? But praise be to God when God is your fortress. When you are in the presence of the Lord, no one will harm you. No one can harm you. Hallelujah. Kahit po, mga kapatid, mayroon kang mga masasamang taong malapit sa iyo. Ibig sabihin, kapitbahay mo o nasa gitna ka ng panganib, hindi ka dapat matakot sapagkat ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Huwag kayong maniwala sa kaaway, wala siyang kapangyarihan. No? Kaya nga kapatid, if you want to resist the devil, humble yourself to the Lord. Magpakumbaba kayo sa Diyos. And once you submit to God's will, then you can resist the devil. Huwag kayong magpanik. No? Kung merong mga masamang tao na nagbabalaksaktan kayo. Kung may mga masama na gusto na gawang kayo ng hindi maganda. Kahit pa magsalita sila ng mga sumpa, no? Kapatid, ito'y walang kapangyarihan sapagkat ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga ho mga kapatid, sabi ng verse 17, no, choose the side of the Lord and then your eyes will behold the King in His beauty. They will see a land that stretches afar. Alam niyo yung bayan natin, malaki ang potential ng pag-unlad kung ang mga Pilipino ay mayroong tinatawag na disiplina at respeto. Lagay nyo nga dyan sa inyong comment section, disiplina at respeto. Anong ibig sabihin ng disiplina at respeto? Unang-una, disiplina, sumusunod tayo sa patakaran ng namamahala sa atin. Lahat ng pinapasunod nila sa atin ay para sa kabutihan ng bawat isa.
nagre-reklamo tayo sa traffic, baka naman tayo ang dahilan ng traffic na yan. Nagre-reklamo kayo ng maduming kapaligiran, eh kung kasama ka namang nagtatapon. Dapat bang problemahin ng gobyerno ang pagtatapon mo ng basura? Hindi ba't ang mga bagay na ito ay kaya na natin gawin at palayain ng gobyerno natin sa mas mahalagang paglutas sa ibang problema ng ating bayan? No, handa naman sigurado ang ating gobyerno gumawa ng mabuti, paunlarin ang ating bayan at bigyan ng katarungan ang lahat. Pero kapatid, kung ikaw naman ay sumisira sa respeto at paggalang at disiplina, nagpapa-bribe ka. No, ano yung tinatawag na bribe? Nagpapasuhol ka para maging false witness, para ipikit ang mata sa mga mali. No? Ikaw mismo nagbibigay ng suhol sa tao para magkasala. Then, sino ngayon na may kasalanan? Tapos sisihin natin ang gobyerno, sisihin natin ang presidente, gayong tayo ang dahilan. Sasabihin na iba dyan, Pastor, lagi niyong sinisisi ang tao. Kapatid, ilan ba ang tao ng gobyerno at ilan ng mga Pilipino? Sa bilang at bilang pa lang, makikita na natin kung sino ang mas malakas at sino kung ang bawat isa ay magkakaisa na sumunod at sumuporta, walang imposible. I have seen things, no? Maaliwala sa kalsada na walang harang, walang obstruction. Mga bangketa na dinadaanan ng tao, hindi ang kalsada, upang ang trapiko ay bumilis. Mga establishmento na hindi lumalagpas sa kanilang property at sinasakop ang daanan ng tao o ang daanan ng sasakyan. These things are very basic. And when everyone gives their best, no, the farmers will do their best, the workers will do their best, lahat tayo ay magpapasakop, then yung iisang effort natin ay magbubunga ng kaularan sa ating bayan. And yet, the secret of this righteous, successful living is no other than God. No one can change people. No one can touch people like God. Brothers and sisters, si President Ferdinand Jr. ay tao. Limitado ang kanyang kakayahan. But with God's help, pwede tayong mag-succeed sa kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pamamahala ng bagong administration. Amen? Kasabi dito, the eye shall see the king in his beauty, they shall behold the land that is very far off. If all the churches will pray and support this administration, we will have years of peace and stability. At kapag meron tayong kapayapaan, asahan mo ang pag-unlad. No? Sabi nga natin, kung sana ang mga kabataan na pinag-aaral ngayon sa mga public school at tumatanggap pa ng financial support, wala na silang dahilan para hindi magtapos at hindi nila pwedeng sisihin ang kahirapan at na hindi sila nakapag-aral. At kung ang mga tao sa gobyerno ay tapat na ibinibigay ang mga support, ang mga tinatawag nating tulong sa mga mag-aaral, sa mga kabataan, sa bawat magsasaka at sa bawat sektor na nangangailangan, kapatid, if every problem are solved, then the result of this is growth, success ng pag-unlad natin. Amen? Kung walang submission, tunay nga, hindi natin mararanasan ang pag-unlad. Katulad din ng paghahari ng Diyos. Kung ang Diyos ang nagahari, He can change His people. And He can make things better. Hindi siya magmamagic. Hindi niya ituturo sa lugar at biglang magbabago. No.
He will do it His way, and everyone will be happy for His work. Muling magkakaroon ng isang hari na mamamahala sa isang malawak na lupain. Mawawala na ang mga kinatatakutan mong mga dayuhang tiktik at maniningil ng buwis. Kaya yan po yung mga uunahin daw ngayon, yung most corrupt government agency, katulad ng customs, katulad ng BIR, and then katulad din ng tinatawag nating peace and order. Mataas na nga ang gasolina, hinuhold up pa ang mga public utilities. No? Grabe, no? Kaya kapatid, hallelujah, kung meron tayong isang gobyerno na matuwid at ang Diyos ang nagahari dito, matatakot ang mga kriminal, matatakot ang magnanakaw, matatakot ang mga tao sa gobyerno na gagawa ng panloloko. Hello? At sabi dito, mawawala na rin ang mga palalong dayuhan na hindi mo maintindihan ang sinasabi, mahilig makialam. No? Gusto nilang ipatupad ang gusto nila at hindi sila naniwala sa kakayahan natin na umunlad. With God's help, itong mga mayayabang na ito ay lubusang mawawala. Hindi mo na makikita yung magnanakaw. Hindi mo na makikita yung gumagawa ng kabulukan sa gobyerno. Hindi mo na makikita yung mga kidnapper. Hindi mo na makikita ang lahat ng masasama. Hallelujah. Isaiah 33 verse 20, masdan mo ang Sion, ang pinagdarausan natin na mga kapistahan. Masdan mo rin ang Jerusalem, mapayapang lugar. Magandang panahanan, ito'y parang matatag na tolda. Ang mga tulos ay malalim na nakabaon at ang mga lubid ay hindi na kakalagin. Ibig sabihin, this is a picture of stability. This is a picture of peace. This is a picture of righteous country. Sabi nga natin, pinangungunahan, pinagarian ng Diyos na buhay. Hindi kayang tapatan ng ating presidente ang kapangyarihan ng Diyos. But with our prayers and faith in the Lord, mararating din natin ang tagumpay kung ito ang nais natin para sa ating bayan. Hallelujah! Verse 21, but there the glorious Lord will be to us a place of broad rivers and streams, wherein shall go no gully with oars. Ano ibig sabihin ito? Napakalaga yung tinatawag nating body of water as a means of transportation, as a means para mabilis na umulad ang agriculture, at para sabi nga natin, karamihan ng kingdom, malalaking bansa at mayaman, ay naitatag sa takbi ng mga malalawak na ilog nito. So this rivers is a symbol of prosperity, a symbol of growth, no, of endless potential. Hallelujah. Kaya sabi nga, ang pamamahala ng Panginoon ay katulad ng masaganang mga ilog that not only will provide food, resources, but also will serve as an instrument, no, for stability and progress. Isaiah 33 verse 21, ang kaningningan ni Yahweh ay ihahayag sa atin. Maninirahan tayo sa baybayin ng malalawak na ilog at batis na walang makapapasok na sasakyan ng mga kaaway. Sa panahong iyon, the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. It is He who will save us. No? For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king, it is He who will save us. No? So at least sa nangyayari ngayon sa ating bayan na kung sino yung umaangat, hinihila pababa, we call that crab mentality. Para bang ayaw natin magtiwala sa isang tao na magtatagumpay siya, at ayaw nating maniwala sa sino man na gumagawa ng mabuti, kaya sinisiraan.
Kaya sabi nga natin, kung kailan nagtatrabaho, salip na tulungan, kini-criticize pa. Hello? Sabi nga natin, ng panahon ng pandemya, ang kaaway natin ay COVID, and yet, may mga tao na kumi-question sa authority at sa action ng gobyerno. Nakuha nyo, salip na makatulong, puro reklamo. Sa mga balita, kinakausap yung mga taong galit sa gobyerno na puro reklamo. Hindi tinitingnan yung effort ng government para maligtas ang bayan. Kakalungkot na 2 million mahigit na mga bakuna ang nasira, nag-expired because of the fear of people sa hindi nila pagtitiwala sa gobyerno. Sino ngayon ang nakikinabang ngayon sa muling pagbabalik natin sa kalsada? Sino ngayon ang nakikinabang sa ating kaligtasan sa labas at loob ng ating tahanan? Hindi ba tayong lahat nakinabang ngayon sa hindi na pagkalat ng COVID-19? Asa na ngayon yung mga kumukontra? Asa na ngayon yung hindi naniniwala sa gobyerno? Asa ngayon yung gusto nilang patunayan? Samantalang ito, nararanasan na natin. Sa tunay na Diyos, walang mga ganun tao. Hindi sila makakatayo laban sa Diyos. Hindi sila makakapagsalita laban sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang hahatol, ang Diyos mismo ang gagawa ng patakaran, ang Diyos mismo ang hari, at siyang magliligtas sa atin. Amen? Hallelujah! Minsan pa, let's declare it, for the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our King. He will save us. Pagkat si Yahweh ang ating hukom, siya ang mamamahala, siya rin ang sa ating magliligtas. 33:23. Ngayon, tulad mo'y mahinang barko, di mapigil ang palo, ni mailadlad ang mga layag. Ngunit pagdating ng panahong yon, maraming masasamsam sa mga kaaway, ano pat pati mga pilay ay bibigyan ng kaparte. Kapatid, ang kayamanan ng sanlibutang ito ay hindi madadala ng masama sa hukay, sa libingan. Hindi nila maitatago ang kayamanang ninakaw nila mula sa masasamang paraan, sapagkat ito ay maiiwan sa mundong ito. At ang maiiwan lamang dito ang siyang makikinabang sa mga kayamanang ito na pinagnasaan ng tao mula sa simula paman. Wicked will be no longer be seen thriving in the world, in the government of our righteous King. Kaya sabi nga natin, kahit daw yung mga mahina ay magkakaroon ng kaparte sapagkat napakalaking kayamanan. I tell you, from the start of the kingdom, sa pagtatayo ng mga sibilisasyon, maraming wealth, treasures ang established ng tao. And yet, this kingdom fell. Their reign ended. King came and they died. They fall and lose their power. And yet, the wealth that they have gained remain in this world. Kaya sabi nga, pagdating ng oras, sino makikinabang sa kayamanang naiwan nila kundi ang mga iniligtas ng ating Diyos? At ang pinakamaganda, no, kaya nga ngayon meron pa rin threat, meron monkeypox, no, pati ba naman monkey nagkakalat na ng sakit, no? So pagkatapos ng COVID, kumakalat ngayon ng monkeypox. Kapatid, sabi nga natin, this is part of God's plan. This is how God judges the wicked in this world. Kaya kapatid, hallelujah, sabi ng banal na kasulatan, look at the reign of our righteous King. Look at the prosperity that will happen to the people of the Lord. At sabi nga, sa panahong yan ng paghahari ng ating Diyos, no resident will say, I am sick. Ano yun? And the citizen shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity.
Ibig sabihin, wala nang darating doon na may sakit siya. Sila'y patatawarin sa kanilang pagkakasala. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Aren't you excited to experience the righteous rule of our King of Kings and Lord of Lords? May imagine mo ba ang bansang Pilipinas na pinamamahalaan ng katwiran, katarungan ng ating Diyos na buhay? Hallelujah! Wala nang mga api, wala nang aapihin, wala nang magnanakaw at mananakit ng kapwa. So brothers and sisters, trust in the Lord. Believe in Him. Look forward. Look forward to this situation. Sapagkat pag nangyari na ang paghahari ng Diyos, hindi na to magwawakas. Hindi na to mawawala forever and ever. God bless you, mga kapatid. Nawa, magkita-kita tayo, sama-sama tayo sa paghahari ng ating Diyos sa buhay. Sa Kanya ang kapurihan at karangalan, sa Kanya lamang ang kaluwalhatian. Magandang umaga, mga kapatid. Gabayan tayo ng ating Diyos na buhay.